Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang araw ng kalayaan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapapasok lang ng balitang ito, kinumpirma ng Department of National Defense na lumubog ang isang fishing boat ng mga Pilipinong mangingisda matapos mabangga ng isang Chinese fishing vessel. Kinuntina ng ating Department of National Defense ang pag-abandona at hindi pagtulong ng Chinese fishing vessel sa mga Pilipinong mangingisda ng lumubog na fishing boat. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, nangyari yan noong gabi ng Hunyo 9 malapit sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Nakaangkla daw noon ang FB Jimver 1 nang bumangga dito ang Chinese fishing vessel. 24 oras na raw ang trabaho para umabot sa Nobyembre ang simula ng operasyon ng Sangley Point sa Cavite bilang isang commercial airport. Dito planong ilipat ang ilang domestic flight para mapaluwag ang siksikan ng terminal ng NAIA. Minamadali na rin po ang pasilidad papunta sa Sangley, kabilang ang dagdag na ferry. Live mula sa Sangley Point sa Cavite, nakatutok si Joseph Moro. Joseph? Mel, Mike, Maris, Oktubre ang target ng DOTR para matapos ang airport dito sa Sangley, Cavite. Pero bago pa man ang utos ng Pangulo, ay Enero pa lamang ay sinisimula na pala ang konstruksyon dito sa Sangley Point. Sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte, magiging commercial airport na ang Sangley Point sa Cavite na magagamit para sa ilang mga commercial flight. Nasa timog na bahagi ng Metro Manila ang Sangley, nakausli sa May Manila Bay. Ito yung ginagawang airport ng DOTR dito sa Sangley Point sa Cavite para sa mga commercial flight. Base na rin sa utos ni Pangulong Duterte, mula sa Cavitex, aabot ang inyong biyahe ng lampas 40 minutes para makarating dito sa Sangley Point sa Cavite. Yan ay kung holiday at maluwag ang daan. May mga ginagawa ng mga imprastruktura sa loob tulad ng passenger terminal na ito. Tapos na rin ang runway, tabing dagat ito, at sa di kalayuan kita ang hilera ng mga gusali sa Maynila. Ang gusto ng Pangulo pagsapit ng Nobyembre, operational na ang airport. Pero si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, Oktubre ang target na matapos ang airport. Sabi na gusto niya matapos ng October. Mas maaga pa kasi po yung November ang pagkakaintindi namin. Operational na dapat. Inutos din ni Tugade ang 24 oras sa trabaho para agad matapos ang paliparan. Nitong Enero, sinimula ng construction dito sa Sangley Point Airport. Nasa Barangay San Antonio sa Cavite City ang Sangley Point Naval Base. Paglabas ng Metro Manila, dumaan kami sa Cavitex papunta ng Sangley Point. Papunta, makipot ang daan. Karaniwang pang two lanes lamang. Part of the scope of work ng contractor natin is to build the access road. Okay? As okay. Perimeter fence. Sinama na natin lahat yan. Pero ngayon, ang instruction yata, habang inaantay yung access road, kasi nga, hindi pa natin alam kung paano nila gagawin. Kasi ang alam ko, makitit yung daan na yan. No? Habang inihintay pa ito, magkakaroon daw ng ferry system. Magtatayo raw ng pantalan sa loob ng Sangley Point Airport. Ang tanong na lang kung gagawa pa ng bagong pantalan para sa mga manggagaling sa Maynila. Meron na kasing ferry terminal sa Mall of Asia sa Pasay at nauna nang sinabi ni Tugade na mula roon kayang 18 to 24 minutes ang biyahe mula Pasay papuntang Sangley Point. Bagaman may mga pasilidad na ginagawa, posibleng maging hamon ang paraan ng pagpunta sa Sangley Point. May ilang ni hindi alam kung saan ang Sangley Point. Suportado naman ng mga airlines ang plano ng gobyerno na maglagay dito ng mga commercial flights sa Sangley Point. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Joseph Morong. Eksklusibong ipinakita sa GMA News ng UP Marine Scientist ang kuha nila sa ilang sasakyang pandagat ng China at Vietnam sa paligid ng Pag-asa Island. Tila tinatambayan na raw ng mga ito ang isla na pagmamay-ari ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Nung maglayag ang grupo ng UP Marine Scientist nung nakaraang buwan para sa isang marine expedition sa May Pag-asa Island, sa video na binigay nila sa GMA News, makikita ang mga barkong ito na nakahilera at nakapaligid. May 30 nautical miles daw ang layo sa Pag-asa Island. Sa isang buwang expedition nila,
nanatili raw ang mga barko sa pwesto nila at kung gagalaw man daw, kapansin-pansin na sistematiko ang palitan nila. Oh, nakastop lang sila eh. Ang nakita lang namin, nagpapalit sila ng positions. O may barkong umaalis, may bagong dumadating. Pero it's the same positions that they were occupying. Hindi kami nakakita ng any fishing activity. Hindi nakalapit ang mga UP scientists sa mga barko. Pero ayon din sa mga kasama nilang taga Bureau of Fisheries, karamihan ay mga barko ng China. Ang isa ay fishing boat mula Vietnam. Ito ang unang video sa mga barkong sinasabi noon pa na nakapaligid at tila di umaalis sa Pag-asa Island. Nanindigan ng China na mga bangkang pangisda lang ang mga ito kahit pa sinabi na ng gobyerno na Chinese militia ang mga ito. Pero ayon kay Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal, dahil territorial sea ang paligid ng Pag-asa Island, wala raw karapatan ang anumang foreign vessel na manatili sa paligid nito. Maliban na lang kung innocent passage o yung napadaan lang sa isang territorial waters. Yung naka-stationary lang sila doon, walang ginagawa, yan ay tinatawag na hovering, hindi yun allowed under UNCLOS, no, sa territorial sea ng isang bansa. So ang sinasabi nila, wala kami respeto sa sovereign claims ni John. Parang, you know, harap-harapan, no? Harap-harapan, chine-challenge nila yung claim natin, no? Sa isang pahayag ni Defense Secretary Delfino Rensana kamakailan, sinabi niyang mismong si Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao, ang nagsabing may 100 fishing boats ang umalis na sa Pag-asa Island dahil tapos na ang fishing season. Ang Subi Reef ay may layong 12 nautical mile o 22 kilometers sa Pag-asa Island. Inokupahan na ito ng China at ginawang isang artificial island. Sa litratong kuha ng mga UP scientists mula sa may Pag-asa Island, kita ang mga istrukturang itinayo rito ng China. Ang Subi Reef ay bahagi ng Kalayaan Island Group. Yung Subi Reef talagang medyo malayo na siya. Pero regardless, di ba? Despite of its distance, kita mo pa din yung structures. Eh. Mukha siyang maliit na city. may mga, alam mo, may towers, may malalaking buildings. It's something that you cannot deny. Yung mismong expansion nung Subi Reef, its construction as an artificial island, yun mismo ay labag sa international law kasi nga pinahirap niya yung resolution ng dispute, no? So anything else, para sa akin, anything else that's connected with the operation of that artificial island, no, is also contrary to international law. So, may 7 bansa ang umaangkin sa ilang bahagi ng South China Sea. Ang China, base raw sa kanilang mapa at 9-dash line, pag-aari ang buong South China Sea. Bagay na sinabi na sa desisyon ng Arbitral Tribunal na walang basihan. JP Soriano, Nakatutok, 24 Horas. Isang estudyante sa grade 12 ang 18 beses na sinaksak at hinihinalang hinalay pa ng kanyang kapitbahay. Ang suspect na nakainom daw ay umamin na pagnanakaw lang ang kanyang pakay. Nakatutok si Oscar Oida. Napahagulgul na lang si Eden Dasilia at minsay napapatakip pa ng tenga habang pinapakinggan kanina ang report ng QCPD sa sinapit ng kanyang 18-anyos na anak na si Allison. Si Allison ang grade 12 student na namatay matapos pagsasaksakin ng 18 beses at hinalay pa umano sa loob ng inuupahang kwarto sa Payatas, Quezon City madaling araw noong Biyernes. Kinatay, ang dami-daming tama, walang awa. Sana yan mampatay siguro. Ang suspect na naaresto 3 araw matapos ang krimen, kinilalang si Elimon Domingo, kapitbahay lang pala ng biktima. Ang kwintas niya na naiwan sa crime scene ang naging lead ng mga pulis para matuntun siya. A necklace with a dog tag, which was recovered at the crime scene, matched the necklace he was wearing in a picture on his Facebook account. Moreover, a witness saw him coming out of the house of the victim in June 7, 2019. Halatang nagpipigil sa panggigigil si QCPD District Director Roselito Esquivel nang makaharap ang suspect na umaming ang pakay raw niya, pagnanakaw lang. Eh, bakit nagawa mo yan? Nanakawan ko lang po sana siya. Nagising lang po kasi siya eh. Kaya panasaksaka po siya, nandilim na yung panahin ko kung ano na nagawa ko. Kaya hanggang sa naubarang ko rin siya. Pero hindi ko po siya ginalaw. Nahawaan ko lang po pero hindi ko po siya ginalaw dahil po si Arlac. Ang suspect na rin daw ang nagturo sa mga pulis kung saan niya dinispatcha ang mga gamit na kinuha niya sa biktima. Nung itinuro niya, nandun pa rin yung cellular, yung susi, kaya na-recover ng mga field investigator natin. Hanggang sa itinuro na niya yung undergarment.
yung short kung saan niya ilinagay. Pero ayon sa kasera ng biktima, bago si Allison, may iba pa raw silang border na tinangkang pasukin ng suspect. Kasi 11 to 12, yun daw ang kinatok niya ng kinatok. Nung nagsalita yung border ko doon na tao po, eh kasi sa humihingi ng saklolo na may kumakatok sa kanya, hindi niya binuksan. May inipit na sulat doon sa ilalim. Masabi po doon sa sulat sa palara ng sigarilyo na sex tayo, gusto mo ba? Ayon sa QCPD, may standing warrant of arrest ang suspect sa kasong pagtutulak ng droga. Dapat yan, hindi na mabuhay yung mga ganyang klaseng tao. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Isang sanggol na posibleng dalawang araw pa lang na isisilang ang isinilid sa plastic saka isinabit sa gate na isang bahay sa Bacolod City. Nakatutok si Salima Refran. Sa maliit na puting plastic na ito, isinilid ang isang babaeng sanggol. Isinabit ang plastic sa gate ng isang bahay sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Pasado alauna ng madaling araw kahapon nang madiskubre ng may-ari ng bahay ang sanggol matapos itong magising sa malakas sa tahol ng aso. Kinaumagahan na nang dalhin sa pulisya ang sanggol. Agad na tinawagan ng mga otoridad ang Department of Social Services and Development ng Bacolod. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Senyor Santo Niño Home ang sanggol na tinatayang dalawang araw pa lang. Pang-38 na ang baby girl na ito sa mga batang inaalagaan ng Blessed Virgin Missionaries of Carmel. Kamakailan lang, isa ring batang inabandona ng kanyang ina na pinaniniwala ang sex worker. It might be they are drug users. It might be we do not know the mother is also a rape victim. Ang kinakaalarma ng mga madre, nasasanay na ang mga ina na iwan ang kanilang mga sanggol na ikinakabit lang sa plastic bag. Bukod sa nakakaawa nitong sitwasyon, may posibilidad ding mamatay ito dahil sa suffocation. There's something that we have to study, we have to be cared to, we have to be concerned about. Nananawagan ngayon ang BVMC sa mga gustong tumulong na mag-alaga sa sanggol, lalo na't malnourished din ito. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa alta presyon at paghina ng baga, nakitaan ng lead, mercury at iba pang heavy metal ang ilang MMDA traffic enforcer na sinuri ng isang eksperto. Posible raw na nakuha nila ang mga ito sa usok ng mga sasakyan. Makakatulong sana sa pagpapagamot sa mga enforcer ang hazard pay. Pero 2017 pa raw nakabinbin sa Kongreso ang panukala para dito. Nakatutok si Mark Salazar. Isa sa pinakamay edad ng traffic enforcer ng MMDA, si Traffic Aid 3 Romeo Navarro. 64 years old na siya at magre-retiro na sa Mayo. Sa 4 at kalahating dekada ng pagtatrabaho sa kalsada, may metal implant na siya sa hita dahil sa isang work-related accident. At may tama na rin daw siya sa baga. Balik-balik na ako ng lung center eh. Totoo lang, nagagalit sa akin ang doktor. Sabi niya, huwag akong manigarilyo. Sabi ko, umulat sa pool, di ako sir, doc na nigarilyo. Kaya lang, nadestino ako sa EDSA. Bali, nagkaroon na po ako sir ng spot sa baga. Nung nakaraang buwan lang, nagkaroon naman ako ng pulmonya. 4 na taon pa lang bilang enforcer si Traffic Constable 3, Ernesto Inota. Pero mahabang panahon na rin para maramdaman ng kanyang katawan ang epekto ng pulusyon sa EDSA. Misa pag gising ko sa umaga, inuubo na ako ng konti. Ganun. Simula na pumasok ako dito sa ahensya namin na hindi pa naman ako nagkasakit na malala talaga. 158 na iba pang traffic enforcer sa EDSA ang sinuri ni Emmanuel Baha, isang scientist na kinumisyon ng Philippine Council for Health Research and Development para pag-aralan ang epekto ng pulusyon sa mga enforcer. Bukod sa alta presyon at paghina ng baga, may nakita rin daw bahid ng heavy metals gaya ng lead, mercury at black carbon sa dugo ng mga enforcer na posibleng nakuha sa usok ng mga sasakyan. Masyado siyang maliit eh. Mas maliit pa siya sa diameter ng buhok mo. So pag pumasok siya sa katawan mo, pumapasok siya hanggang bloodstream, hanggang brain. Umaabot yung particle na yun, yung black carbon na yun. Sana mabigyan pansin ng bagong kongreso ngayong darating na 18th Congress na malingon, tama, matignan ulit, ma-review ulit yung proposal namin ng hazard pay para sa ating mga enforcers. Kailangan ho talaga ng hazard pay ng aming mga empleyado kasi sure, nilimitahan na lang yung guidelines
As per DBM, pang law enforcers na lang ho. Kami ho classified as traffic enforcers. 2017 pa raw nakabinbin sa Kongreso ang panukalang 6,000 peso hazard pay para sa mga enforcer. Dahil wala pa, umaasa lang ang mga enforcer sa libre tuwing magkakasakit. Ultimo ngang face mask nila, meron lang kung may magdo-donate. Ginagawa namin ang lahat para matulungan sila sa mga medical na services hanggang sa insurance nila. Inaasikaso natin yan. Yung mga gamot na kinakailangan at hanggat nasa kakayahan ng MMDA, ginagawa natin yan. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa lungsod ng Imus, Cavite na itinuturing na flag capital ng Pilipinas, sinunog sa isang seremonya sa unang pagkakataon ang mga lumang watawat ng bansa. Alinsunod po ito sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Nakatutok si Rafi Ima. Kasabay ng pagtugtog ng makabayang awitin, dahan-dahang ibinaba mula sa flagpole ang luma at kupas ng watawat ng Pilipinas. Nakasaludo ang mga opisyal ng gobyerno, mga pulis at mga membro ng Boy at Girl Scouts of the Philippines. Maingat na tinupi ang watawat at saka inilagay sa isang malaking kawa kasama ang iba pang lumang watawat. Sinindihan ang mga ito hanggang sa maging abo. Inilagay sa isang urno ang abo at ipinarada patungo sa huli nitong hantungan. Sa gilid ng marker ng Battle of Alapan, inilibing ang urno. Ito ang seremonya sa pag-dispose ng mga lumang watawat. Nakasaad sa Section 14 ng Flag and Heraldic Code of the Philippines, kailangang sunugin ang mga lumang watawat para hindi malapastangan o magamit sa hindi tama. Ang ating watawat ang sagisag ng ating bansa. Ito ang tatak ng pagsusumikap ng ating mga bayani upang magkaroon ng kalayaan ang Republika ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang ganitong seremonya sa Imus na itinuturing na Flag Capital of the Philippines. Panahon na para talaga alam natin sa mga tao talaga, yun dapat talaga na proseso, magbibigay respeto at pagpapahalaga sa watawat natin hanggang sa pagsusunog nito. Ang Boy Scout na si John Miller Flores, ngayon lang daw nalaman na ganito pala ang tamang paraan ng pag-dispose sa isang luma o sira-sira ng watawat. Kala ko, gugupitin po yung flag. Yun pala po, susunugin po ba? Matapos lumahok sa madamdaming seremonya, nagkaroon daw ng mas malalim pang kahulugan ang watawat ng Pilipinas para kay John. Bagay na maramdaman din sana ng mga tulad niyang kabataan. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga damit, gadget at iba pang gamit, ibinibenta na rin daw ngayon sa internet ang mga gamot. Ah, pero bawal yan ha, sabi ng Department of Health. Kaya ipinatatawag nila ang mga online shopping site na sangkot umano rito. Nakatutok si Tina Panganiban Pere. Para makatiyak na ligtas, sa butika bumibili si Aling Matilde ng mga gamot na nireseta ng kanyang doktor. Ever since hindi kami nag-online, safe ba? Safe po. Lalo nang matanda na ako. Pero sa panahon ngayon, pati gamot, mabibili na rin online. Kaya babala ng Department of Health at Food and Drug Administration, bawal magbenta ng gamot online. Delikado rin daw kung online kayo bibili ng gamot. Hindi sila sigurado no, kung saan nanggaling yung gamot na yon. Hindi natin alam yung quality ng medicine at saka hindi natin nakokontrol no, kung saan nanggaling ang mga, kung ano ang source ng mga butika na ito. Nagbebenta online. Kabilang daw sa mga ibinebenta online, antibiotics at steroids na hindi basta-bastang mabibili sa mga butika. Ang steroids, napakaraming side effects nito. Pwedeng matunaw yung mga buto mo, pwede kang maging hypertensive, pwede kang magka-diabetes, pwede kang magkakatarata, pwede kang magka-stroke. Ayon kay Undersecretary Eric Domingo, ang pinapayagan lang ay online ordering ng gamot. Pero ang pwede lang magpa-order online ay yung mga butikang may license to operate. Pwede yung gumingi sila ng permission to for online ordering. So kukuha sila ng license to operate para makatanggap sila ng online orders. Tapos kailangan sasabihin nila sa amin kung ano yung proseso nila. Pero para makuha mo yung gamot, kailangan pumunta ka pa rin doon sa physical na pharmacy at ipakita mo yung iyong reseta bago mo siya maibili. Pinadala na ng DOH ng summons ang online shopping sites na Lazada at Shopee at isang pharmacy sa Iloilo dahil sa mga report ng pagbebenta raw nila ng gamot online nang walang permit. Kahit mukhang inalis na ang mga post tungkol sa mga ibinebentang gamot, pinagpapaliwanag pa rin ng tatlo kung bakit di sila dapat parusahan ng gobyerno. Sasagutin daw ng Lazada ang reklamo at makikipagtulungan sa mga otoridad.
mabilis din daw itong nag-iimbestiga at umaaksyon kapag may mga inirereklamo sa kanilang nagbebenta ng regulated products. Kasama raw sa mga parusang ipinatutupad ng Lazada ang pagtanggal sa produkto o sa seller. Sabi naman ng Shopee, hindi raw nito kinukonsinti ang pagbebenta ng mga produktong peke o labag sa anumang regulasyon at may mga nakalatag na raw silang proseso sa pag-aksyon. May grupo rin daw silang regular na tumitingin sa mga produktong ibinebenta sa kanilang platform para masigurong walang lumalabag sa mga patakaran. Kapag may nakita raw silang paglabag, agad daw na tinatanggal ang produkto at binabalaan ng seller. Ang mga seller daw na paulit-ulit ang paglabag, hindi na pinapayaga magbenta sa Shopee. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, pinagdiriwang po ngayong araw na ito ang ikaisangdaan at 121 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Maraming bahagi ng bansa nagkaroon ng iba't ibang paraan ng paggunita. Pero sa mismong lugar kung saan diniklara ang ating kalayaan, may nangyaring kilos protesta. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park sa Maynila kasabay ng pagtugtog ng lupang hinirang. Ngayong pagdiriwang na ika-121 araw ng ating kasarinlan. Pinangunahan ni Vice President Lenny Robredo ang seremonya kasama si Manila Mayor Joseph Estrada at mga opisyal ng AFP, PNP at National Historical Commission of the Philippines. Bukod sa seremonya, bahagi rin ng pagdiriwang ang pagtatayo ng mga booth ng ilang ahensya ng gobyerno. Panauwing pandangal naman sa seremonya sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio at mga katipunero sa Monumento Circle sa Caloocan si Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin. Si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo naman ang nanguna sa pagdiriwang sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo sa Malolos, Bulacan. Habang si Senadora Cynthia Villar naman ang nanguna sa programa sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Pagkatapos ng programa, umeksena ang mga rallyista sa shrine. Pinag-aaresto ang 7 individual at 3 minor de edad nilang kasama. Pinangunahan naman ni MMDA Chairman Danilo Lim ang programa sa Angeles City, Pampanga. Nagdaos din ang Independence Day program sa Samal, Bataan. At sa Baguio, na pinangunahan ng Philippine Military Academy. Mga float ng DPWH na may tila armored vehicle ng KKK naman ang pumarada sa Bontoc Mountain Province. Agaw pansin naman ang kakaibang bouquet na ginamit sa seremonya sa Tuguegarao City sa Cagayan. Baliktad ang kulay ng watawat kung saan nasa kaliwa ang kulay pula. Tsaka na lang daw ito napansin ng mga tao pagkatapos ng programa. Nagdaos din ang Independence Day program sa Banguet, Abra. Tacloban City, Leyte. Dumaguete City. At sa Kalibo-Aklan, kung saan inalala naman ang 19 na martir ng Katipunan. Gayon din sa Zamboanga City, Coronadal City, Makilala, Cotabato, at Tawi-Tawi. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagsama-sama po ang mga miyembro ng idinadawit sa Ikangay Investment Scheme na Kapa Community Ministry International Incorporated, giniit nila sa gobyerno na huwag ipasara ang kanilang kumpanya. Pero yung nagtatag ng grupo ay hindi pa rin mahagilap. Nakatutok si John Consulta. Palaban ng mga miyembro ng Kabus Panatuon o Kapa, isang religious organization na idinadawit sa isang investment scheme. Ang mga miyembro nagmula pa sa Bohol, Davao del Sur, Davao del Norte at Bukidnon at nagsasama-sama ngayon dito sa Jensen para pigilan ang pagkapasara ng operasyon ng kanilang grupo. Yung gobyerno na lang yung parang nagpasara, so parang na-scam kami ng government. Feeling namin ganun. Kaya andito kami para ilabas talaga namin nga yung support namin kompleto para sa Kapa. Good naman talaga yung intention. Wala namang nagreklamo. Madami kami membro na natulungan. At least, yun na lang sana yung ma-feel ni Digong. Malaking bilang din ng mga nagkatrabaho sa Phase 4 sa Jensen na binabagsakan ng tuna ang nag-ambag-ambag at sumali sa Kapa. Malaki raw ang naitulong ng Kapa para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak ngayong pasukan. At bilang suporta sa Kapa, desidido raw ang marami sa kanila na di muna magtrabaho bukas para makiisa sa gagawing rally. Willing victim sila pag bakit kahit may scam. Bakit? Kasi bawi nila yung pera eh. Sobra-sobra pa.
Pero ngayong araw, tuloy ang paghahanap ng NBI sa mga opisyal ng Kapa, kabilang na kay Pastor Joel Apolinario na founder ng Kapa. February 2019, naglabas ng cease and desist order ang Securities and Exchange Commission at pinawalang bisa nitong Abril ang Certificate of Corporate Registration ng Kapa dahil sa questionable practice nito na pagbibigay ng 30% interest sa mga magdo-donate sa kanilang grupo. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Apolinario. Mula rito sa Jensan, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Mga trabaho abroad ang alok sa job fair na idinaos ngayong araw ng kalayaan. Pero nais ng Labor Department na bawasan ang deployment abroad ng mga Pinoy nurse na lubha raw kailangan sa ating bansa sa kabila ng maliit na sweldo. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Halos 20,000 trabaho sa Pilipinas at sa abroad ang binuksan sa 2019 Kalayaan Jobs Fair sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Ang ilan sa lumahok na mga POEA Accredited Recruitment Agency nangangailangan ng Pinoy nurses papuntang UK at Middle East. 40 to 60,000 pesos ang pangakong paunang sahod sa nurses. Di pa kasama ang mga benepisyo. Pero ngayon, nais nang pabawasan ng dole sa POEA ang deployment abroad ng Pinoy nurses. Yung madalas na maraming nag-graduate ng nursing course at nakakuha ng board, nagte-training sila ng 2 years and then they leave. So ang pakiusap sa akin ng ating mga PNA officers is slow down ng deployment ng mga nurses natin dahil kailangan din natin ng mga nurses dito. Ang problema, mas maliit ang entry-level salary ng mga nurse sa Pilipinas na nasa 15 to 20,000 pesos lang. Kaya suportado raw ng dole ang panukalang batas na itaas ito sa 30,000 pesos. We had to recommend with the help of DBM. Siyempre siya nagtatansya kung anong kaya natin pagtaas. Nauna lang ipinag-utos ng dole sa POEA kamakailan na bawasan ang pinapaalis sa skilled construction workers dahil kulang din ito sa Pilipinas. Sa job fair kanina, maraming opening for construction workers sa Pilipinas pero kakaunti lang ang mga nag-a-apply. Mas pinipili raw kasi ng mga aplikante na sa ibang bansa mag-apply dahil sa mas mataas na sweldo. Bukod sa mga nurse, ang marami rin daw na hinahanap ng manggagawa sa IT business process management, construction, wholesale and retail trade, hotel and restaurant industry, tourism, manufacturing at sales. Aabot sa 3,000 job applicants na nagpunta dito sa Jobs Fair sa Maynila ngayong araw. May mga hindi man pinalad makahanap ng trabaho, may mga na-hire pa rin on the spot ayon sa dole. At para naman sa mga hindi nakaabot sa mga Jobs Fair sa ngayong araw ng kalayaan, pwede pa rin kayo magpunta sa mga Philippine Employment Service Office o PESO sa inyong mga munisipyo o mga city hall. JP Soriano, Nakatutok, 24 oras. Pinag-usapan na ng partidong PDP laban kung sino ang kandidato nila para maging susunod na House Speaker. Bilang pinakamalaking partido sa Kamara, nais daw nilang taga-PDP laban din ang susunod na leader ng Kamara. Nakatutok si James Sante Caico. Sa bahay ni Senador Manny Pacquiao, nagpulong kagabi ang mga opisyal ng partidong PDP laban at mga posibleng kandidato nila sa pagka-House Speaker. Sina dating Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. at Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Tinanong namin kung ano yung mga intensyon nila. Lahat naman sila may intensyon maging Speaker. Magkaisa naman daw sila. Suportado nila ang Pangulo. Basta approve ng Pangulo, irerespetuhin nila yung magiging desisyon ng Pangulo. Sa 3 kongresista, pipili raw ang partido ng isa na magiging pambato nila sa pagka-speaker. Ang huling desisyon, nasa kanilang kapartido na si Pangulong Duterte na kukonsultahin daw nila ngayong Linggo. Ang gusto raw sana nila, mula sa PDP ang piliin ni Duterte. Kung mag-suggest ang Pangulo ng nang hindi PDP, yun saka ako magsasuggest ng kailangan PDP kasi PDP ang pangulo natin. And then, majority sa, kumbaga pinakamalaking biggest members of party ang PDP sa House. So yun yung ano natin. Sabi ni Pacquiao, mahalagang taga-PDP laban ang mumuno sa Kamara. Sa Kamara unang dinidinig ang anumang impeachment complaint. Baka mamaya, last 2 years or last 1 year and a half before election, baka
susungagin na yung pangulo natin, dapat tuloy-tuloy hanggang sa matapos yung ano niya, kasi maganda naman yung mga programa ng pangulo. Mahigit 80 kongresista ang miyembro ng PDP Laban, ang pinakamalaking bloke sa Kamara. Target daw nilang makapili ng pambato sa Biyernes bago lumipad si Pacquiao pa Amerika para sa kanyang laban sa boxing. Bukod sa pambato ng PDP Laban, nasa karera rin sa pag-speaker si Tagig Representative-elect Alan Peter Cayetano ng Nationalista Party at si later Representative-elect Martin Romualdez na kasama ni Pangulong Duterte sa inspeksyon sa NAIA nitong Lunes. Ayon kay House Minority Leader Danilo Suarez, magandang senyales ang pagsama ng Pangulo kay Romualdez. Pero paliwanag ng Malacanang, parang gano'n lang, dumaan lang. I think I will make a revamp. Parang gano'n. Jam si Sante Kaiko nakatutok, 24 oras. Muntik ng matangayan sa NAIA ng perang aabot sa 13,000 piso ang isang turistang taga Hong Kong. Ang bisadong salarin, security screening officer ng paliparan, ang depensa niya. At kung paano siya nabisto, alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Sa social media post ng Chinese national na nakilalang si Mr. Yuen na taga Hong Kong, nakasaad na kumuha raw ng 2,000 Hong Kong dollars o katumbas ng higit 13,000 pesos ang security screening officer na si Nissan Villarino mula sa wallet ng isa niyang kasamahan habang iniinspeksyon ang hand-carried baggage nila. Nangyari raw ang insidente sa final screening ng OTS papasok ng departure waiting area sa Terminal 2 ng NAIA noong Lunes. Humingi raw ng tulong sa kanila ang kanyang kasamahan kaya bumalik siya para komprontahin ang sospek na binalik naman daw ang pera. Na-alerto ang Manila International Airport Authority sa insidente nang magsumbong si Yuen sa mga otoridad pagdating ng Hong Kong. Nang inimbitahan ang sospek ng airport police, gumamit ng video call para pagharapin ang complainant at sospek. Nung nakita po namin siya through video call, pinag-usap po natin sila. So, pamalaman din po namin yung side nung ating complainant kung ano nga po yung totoong nangyari. As to administrative, considered sold na siya. As to criminal aspect, inaantay po natin yung move ng mga complaining party natin from Hong Kong to file their formal complaint against this SSO personnel. Itinanggi ng suspect na sa pilitan niyang ginuha ang pera ng dayuhan, pero aminado siyang biniro niya ang Chinese. Di, ang tunay na nangyari dun, sir, nung pag-inspection ko sa bag, nakita ko po yung maraming pera niya. Biniro ko lang po siya, sir, na baka pwedeng humingi ng isa. Binigay niya man po ng kusang loob, sir. Yun po yung nilinawin ko, sir, na hindi ko po ninakaw. Nung pagbalik, ang sabi niya, 4,000 daw po yung binalik ko. 1,000 lang naman po binigay niya. Humihingi ng paumanhin si Villarino sa naperwisyong mga turista at maging sa tanggapan ng Office of Transportation Security. Binawi na ng NAIA ang access pass at ID ni Villarino at hindi na muna pinapapasok sa trabaho habang di patapos ang imbestigasyon. Maaring maharap din sa reklamong kriminal ang sospek kapag itinuloy ng ganyang biktima ang paghain ng formal complaint laban sa kanya. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Maraming naantig sa kwento ni Tatay Tunying, isang basurero na emosyonal na pinasalamatan at ipinagmalaki ng kanyang anak sa programang Wawa Win. Kilalanin natin ang 68 anyos na si Tatay Tunying sa Aking Pagtutok. Sino kasama? Pinapakilala ko po ang pinakamasipag kong tatay, si Tatay Tunying. Sa simula, masayang ipinakilala ng contestant na si Andrew ang tatay niya si Tunying sa isang segment ng Wawa Win. Isa po akong kolektor ng basura sa payatas. Palapakan natin si Tatay Tunying. Isang karangalang na trabaho yan, ha? Marangal. Pero maya-maya, bumuhos ang emosyon sa studio nang magbigay na mensahe ang binatilyo sa tatay niyang basurero. Pa, pinagmamalaki ko po kayo kasi po, pinagmamalaki ko po kayo pa kasi ano po, hindi porket nakongolekta po kayo ng basura ay dapat ko na po kayong ikahiya. Dahil po sa basurang yun, may pantustos po kayo sa aming magkapatid. Mahal na mahal po kita pa. Ang videong ito
kumurot sa puso ng maraming netizen at umabot na sa mahigit 1 milyong views sa YouTube. Sa payatas, inabutan namin si Tatay Tunying na abala pa rin sa pangungulekta at pangangalakal ng basura. Pilit na kinakaya ng payat at mahina ng katawan ang trabahong ubod ng hirap. Hindi biro ang ganitong klase ng trabaho, lalo na para sa isang 68 anyos na. Hindi lang delikado sa kaniyang kalusugan dahil sa mabahong amoy na laging nalalanghap, kundi mapanganib pati ang pag-akyat-akyat sa mataas na truck. Pero araw-araw pa rin sinatsaga at tinitiis ni Tatay Tunying ang ganitong klase ng trabaho, mabuhay at matustusan lang ang pangangailangan ng kaniyang pamilya. Eh, hirap pa, pagod na, ngangalay ka pa, uhawig ka pa, takla na talaga, gugutom talaga man pag nag-akot ang basura. Ako nang nanguha ng kalakal sa taas ng truck eh. Bukod kay Andrew, 6 na anak pa ang tinataguyod ni Tatay Tunying, kabilang ang child with special needs na si Angie. Lahat na po na naman anak ko, mga mahal ko. Mga, kung ko nga po sila, gusto ko po sila makatapos para hindi naman sila magaya sa akin. Umaagang-maaga, umaalis na po sila, sabay init, pagod, yung pagbubuhat po niya ng mabibigat. Pagdating niya po dito, pagod po siya. Naawa na po kay Papa kasi sobrang tanda niya na po, sabay. Sige pa rin po siya kahit ng pagtatrabaho para lang po pantustos sa magkapatid. Ngayong magpa-Father's Day na, hinandugan ng sayaw ni Andrew ang ama at sinubukan pang turuan ito ng mga makabagong steps na natutunan daw niya sa eskwela. Sa awit naman niya idinaan ang kanyang madamdaming mensahe para sa kanyang pinakamamahal na ama. Mahal na mahal, mahal kita o aking ama. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Pagtatama po sa aming ibinalita kanina, ang Police Community Precinct 2 sa Quezon City at hindi sa San Juan ang isa sa mga sinita kanina ni NCRPO Chief Guillermo Eliazar. Bagong premiere this Saturday ng original artista search na Starstruck, bumida na online ang Inside Starstruck na napuno ng kulitan at revelations gaya ng pasilip sa Top 22 Starstruck Hopefuls. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Sa pilot episode online ng Inside Starstruck kasama si Kailin Alcantara, marami agad na bahaging inside info ang Kapuso La Nueva Diva. Dito sinagot niya ang 77 questions. Kabilang dyan ang first encounter niya sa Primera Contrabida at Starstruck Council na si Sherry Hill. Actually, hindi nga makapagsalita. Actually, napansin niya yun. Sabi niya, can you talk? Sabi niya sa akin kasi talaga ako nagsasalita at all. Pwede mo ba siyang gayahin for us? Sure. You're nothing. For a second-rate, try-hard copycat! Ipinakita rin sa Inside Starstruck ang mga prosesong pinagdaanan ng mga Starstruck hopeful mula sa libo-libong sumalang sa nationwide auditions, callbacks, judges preview, at nang mapili na ang top 22. Ipinasilip na yan ni Kailin. Sa pilot episode naman ng Starstruck Season 7 sa Sabado, June 15, magkakaroon agad ng elimination. Paano naman kaya kung pati ang mga host ng Starstruck mag-audition din? Sa online exclusive video ng Starstruck, ibinida rin nila ang kani-kanilang forte. Acting, singing, dancing, road widening, christening, lahat na. May music ba kayo dyan? Kaya ko pong gawin lahat na gusto niyo paggawin sa akin. Kaya ko pong mag-hook, kumanta, umarte, mag-model, maglaba, magluto ng egg, masaktan ng paulit-ulit ng hindi umaaray. Game din silang sumabak sa acting challenge gamit ang kilalang linya ng nag-iisang investigador ng bayan at 24 oras anchor na si Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan. Hindi namin kayo tatantanan. Hindi lang hindi tatantanan, ha? Okay ba? Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
At yun ang mga latest chika ko this Independence Day. Ako po si Iya Villania at hindi ko rin kayo tatantanan. Miss Master Mike Maris. Nasa amin yung orig. Amin yung orig. Salamat, Iya. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules, araw ng kasarinlan ng Pilipinas. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mariz Umali. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, hindi namin, nakatutok kami, 24 o. Bayan! Good news mga kapuso, maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.